Ay, magandang hapon po. Hello. Magandang hapon. Hello. Hi. Ay, lapita sa ano, cellphone. Oo, sa cellphone. Nanonood po siya, nanonood siya. Taga saan po kayo, sir? Valenzuela po. Oh, puro taga Valenzuela mga tao rito ah. Valenzuela at Laguna. Oh, ano pangalan ni... Jeremy. Ilang taon na si Jeremy? 26 po. Hi. Okay po, ano pong sadya niyo dito? Yun, passport po ng ano, grandfather ko. Passport ng lolo mo. Yes. Okay, so tingnan natin. So, kung ano na naman binibenta dito. Pero ito luma. Ay! Ito ang passport dati? Yes. Yan, 1923. Wow! Ganda. Grabe ang passport ah! United States of America, the Philippine Island. Wow! Isa lang masasabi ko, wow! Ganyan ang passport dati. Ito po yung lolo niya po? Yes po. Medyo nasisira na nga lang talaga. Sana na-frame. Hindi ko na... Siyempre, hindi naman nila expected na dadating. Magkano niyo po ito binibenta? Hindi ko, wala rin ako masyado idea. Pero, magkano niyo po ito gusto ibenta? Kaya sana ng mga 400 siguro. 400? Oo. Uh-huh. 400,000? Oo. Uh-huh. Wow. Okay, sige. Tumawag tayo ng expert. Yes. Sa mga luma. Tawagin natin syempre ang ating isa sa mga pinakalumang expert. Vintage. Okay. Sir Angelo Bernardo. Ayun na. Yes, sir. Sir Angelo. Angelo. Meron tayo. Happy noon, sir. Good afternoon. Good afternoon po. Good afternoon. Grabe to. Oo. Passport. Ganto pa. Paano pa sa... Meron plano ba dati? Meron plano na to, 1923. So, nakasakay siya ng aeroplano? Yes. Ito yung passport, no? Okay, so tingnan natin to. Ito mo, forehead, medium, eyes, dark brown. Talagang, sige, Sir Angelo, medyo crispy na siya eh. 1923. Okay, United States of America. Okay, American period ito. Yes. At yung passport natin ay binibigay sa mga taong... gusto mag-travel. So, ang travel nun is not necessarily aeroplano. Actually, barko pa nun. Barko. Ah, barko. Barko. Anyway, basta lumabas ka ng Pilipinas. Patawagin sa video, ah. No, basta lumabas ka ng Pilipinas, ano yan, kailangan mo ng passport. Tapos, mapapansin natin dito, yung, ano niya, yung... papel. Papel, no? Traditionally, ito, ano natin, kung gusto mo talaga ng authenticity, pwede nating lagyan ng UV light, no? UV light. Nasa UP ata UV light ko. Hindi ko alam kung saan. Pero do you think na counterfeit pa yan? I don't think it's counterfeit, no? Oo, sa tingin ko na kailangan nito siya. Meron siyang seal ng ano, United States government sa Pilipinas. Tapos yung picture niya, merong pirma. Pirmado ni Leonard Wood. Sino si Leonard Wood that time? Si Leonard Wood ay Governor General ng Pilipinas noong 1921 hanggang 1927. Okay. Isa siya sa mga controversial na Governor General. Bakit? Kasi na-involve siya dun sa massacre ng Budaho sa Mindanao. Oh. Yun. Dun sa massacre na yon, hindi lang yung mga Muslim warriors na matay, pati na rin mga bata at mga babae na hindi naman kombatan. Yun. So yun, si Leonard Wood, yun nga, controversial siya na tao sa in terms of Philippine affairs. And then nung ano siya, nung Governor General na rin siya, naging controversial siya dahil nagkaroon siya ng friction with the Philippine legislature, no, sa headed by Quezon. So, parang ano yan, yung mga bills nila Quezon, nung Congress, no, nung Philippine Assembly noon, lagi niyang binibito. Ano binibito? Sabi, hindi niya pinapayagan. Kasi ano siya eh, ang Governor General noon, yan yung parang presidente. Ah! Noong time na, ano, time nung American presidente. So yun, kakatapos lang natin maligo. Gagamit muna ako ng SCD Skin Deep
yan, whitening and anti-aging, tsaka kung ano-ano pa, facial cleanser kasi nag-bike ako kanina. So, yan, gaganyan na lang siya. Para mawala yung mga dumi-dumi na na-absorb sa pagbabike kanina. Tapos nyo i-scrub-scrub ng ganyan. Napakadali lang. I-wash nyo na. Tapos, kukuha kayo ng towel to pat dry. So, kukuha tayo ng towel. Pat dry natin siya. Tapos, syempre, dahil lalabas na naman ako, kahit nasa sakyan or kahit ano, hindi naman tayo magbabike, syempre, kailangan pa rin natin ng sunblock mula sa SCD yan. Itong sunblock na to napaka-light gamitin. Lagay ka lang ng konti. Yan. Tapos, igagawin na pa siya. Para paglabas mo, protektado ka sa mga masamang elemento na binigay ng araw. Okay, so, tapos na ako mag-sunblock at ready to go na ako para sa araw na to. Maraming salamat. So, sa mga tatanong, punta lang kayo sa SCD main page. Ayan, open sila for distribution at reseller. So, si Toy Tumamin. Gang, gang! Parang presidente ng Pilipinas, no? Gaya ngayon, meron kang batas na pinapasama sa Congress, pinapasama sa Senate, pero pagdating sa presidente, pwede niyang ibito. Bito, okay. Ibig sabihin, hindi natin pampasay yung batas na yan. So, it's a way of check and balance, no? Okay. Between the legislature and the executive. Yes. Right. So, yun, controversial siya. Nagkaroon ng friction between Filipinos and Americans. Yun. Examine natin yung document. Mandami niyang tape. Oo. Sana hindi nilang siya na-tape, no? Yeah, medyo detracting. Oh, medyo detracting factor 'yan. Ito natural ito kasi yung tape after so many years, nawawala after 10 years nawawala yung adhesive. So ito mawawala ito. Actually pwede mo nang tanggalin 'yan. Kaso baka mahirap puta na pag natanggal 'yan, bigyan masira. Oh. Dire-diretso 'yan lang. Hindi, mukhang tuyo na, mukhang tuyo. Sige, go bala diyan. Oh, sige. Baka baka magbayad dito. Magbayad dito. Bono ka diyan. Oh. Ayan, so makikita mo dito. Kung saan siya nag, ano, saan siya nagpunta, no? American Consulate. Yung Bureau of Customs, 1923. Galing, no? Oh. Tinatatakan sa likod, no? So, consistent, no? 1921 to 1927 si Leonard Wood. Tapos yung travels niya, meron sa Amoy, China. Puro China lang palang biyahe nito, eh, oh. 1923. Ayan. Traveled for six months. Yun. So, makita mo talaga na naggamit itong passport na to. Wow. And actually, sa 20 plus years ko experience sa collectibles and antiques, first time ko nakakita ng ganitong kalumang passport. Wow! Yun, so ang galing. Ang galing to. Signature mismo ni Leonard Wood, treatment sa kanya, parang under siya sa presidential memorabilia. Right. Yun, as head ng Pilipinas noong panahon na yun. And being the head, I would say, yung signature pa lang, ano, mga upwards of, ano yan, mga 8 to 10,000. And the passport. Ito lahat, magkano yan? Yung passport. Despite would, the condition, alam mo kung perfect to? No? I would say, ano yan, mga between 20 to 25. 20. Even 30 kung ano, kung gusto mo kasi nga, medyo unique siya. Kasama na yung signature. Oh, hindi, kasama lang. Again, dahil nga ito yung first pinakaluma ko, malay mo, baka yung ibang mga collector din, eh, yan din yung pinakalumang nakita nila. So, baka pag, ano, pina-auction mo to, mas, baka tumaas pa dun sa, right, sinabi natin yung presyo. Tape, kahit mga tape-tape. Although, magaling, I would recommend na tanggalin nyo talaga yung, ano, kung kaya nyo tanggalin yung tape. Pero ba tayong magaling sa mga ganyan, mag-preserve, mga ganyan, papers? Alam ko, ano, yung UST, meron silang service. Alright. No, pero, ano, alam ko, mahal din eh. Mahal din yung service na, ano eh. Okay. Yung pag-conserve ng mga papers. Okay. To, parang katulad nito.
Yung ito, yung nasa likod na tape kayo, yun ang tanggalin niyo. Ayoko. Ito, itong harap, bago lang 'to eh. Huwag na muna 'yan. Sayang tinipan. Alright. Maraming maraming salamat. Yon, thank you. Sir Angelo, at ingat ka po. Maraming maraming salamat, salamat sa time. Thank you. Okay. Yan ah. Batiin na kami. Thank you. Wow. Thank you, sir. Thank you. Isa sa mga lumang-lumang passport na nakita ng mga viewers at followers natin. Sir, 20,000. Kaya ba ng higher ups ng konti? Meron pa si ako dito pa na ano. Pero nakalimutan ko. Ano yan? ID niya nung time ng ano, USAF. 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 Pe. Yes. USAF. Guerrilla. Oh, pwede na. Sir Arman, meron pa. Ay, Sir Angelo. ID sa guerrilla ulit. American Phil American Guerrilla Forces SF USAFE. Lieutenant Colonel pala siya eh. Yes. Carlos Lim Calao. Yes, siya po mismo. Oh. Oy, meron pa. Ito ID. Ito meron din ba nabili ka rin ito? Sir Angelo. Phil American Guerrilla Forces. Lieutenant pala siya eh. Lieutenant Colonel pala siya. Philippine American Guerrilla Forces. Okay, isa na namang ID, no? Hmm. Okay. First Regiment. 1897 pinanganak ko, January 15, 1897. Siya mismo. Siya mismo. Okay, siya mismo. Lolo ni ko, lolo. Yes. Kaling no. Natabi niyo, no? Natabi niyo, no? Okay. So, sino, sino pa nagtabi kayo? Sino pa nag-ano mother nito? Ko, tapos binigay sa akin ng mother ko po. Sino nag-ano nito? Anong tawag dito? Laminate. Siguro siya o ano. Kasi iba yung lamination din niya eh. Kasi pag mas nadurog na dati yan, bumabalik siya sa dati. Oo. Pero yung lamination din kasi, may element din yan na sumisira ng papel. So, yun ang problema natin dito. Although, yung ID mo is mukha naman valid. It's probably issued after the war. After World War. Hindi. Sabay, makaramihan ng mga IDs after the war naman eh. So, U.S. Army Serial Number 1954. Well, to be honest, hindi ako familiar dun sa name. Okay. And yun nga lang, detracting factor yung nakalaminate siya. Dahil sumisira siya ng papel. No? Ang ID na ganito, I would say yung value nito mga given the condition, mga 5. Mga 3 to 5K. Mm. Wow, may presyo pa rin pala yan. 3 to 5K ito. Wow. Ayan. So, okay. Legitimate. Mukhang legitimate naman. May mga pirma. So, may nagko-collect talaga niyan? May mga collector. So, ito yung isa sa mga hindi mo alam. Smaller, hindi ko alam. Probably smaller than yung unit. So, ano, more research pa to, pero yun nga, ang problema niya is yung paper. Okay. Hindi yung, ano, hindi yung rarity, hindi yung paper, is yung survivability. So, pag mga, ano nito, kung mabili mo to, I would recommend kung matatanggal mo siya sa pagkala. Eh, paano pag hindi? Sira na. Sira na. Yun lang, baka dumikid doon sa papel. Alright. So, yun yung ano natin, yun yung factor. Yung factor. Maraming maraming salamat ulit, Sir Angelo. Yan, makaka-uwi ka na. Pasensya na po. Sige. Thank oo. Wala nakadikit na. Nakadikit na. Thank you, sir. Dikit na, dikit. Thank wala you, sir. Wala nang hangin. Alright. Para dito sa luma na to, magkano yung huli kong tawad? 20? 20. Para dyan sa lahat na yan, 22.5. Hindi kaya ng 25? Sarado? Anong gano'n? Alam nila. Mapin lang ako sa batay. Ala. Oh, sige. Sige. Sa bat. 25,000. 25,000. 25,000 po. Alright. Okay? Hello. Okay? Happy ba siya pagka ganyan? Happy siya. Happy siya. Happy? Alright. Okay. So, maraming maraming salamat po, sir. Thank you po. At meron na akong lumang-lumang passport. Alright. Thank you po, sir. Doon na lang po sa office pagkatapos po. Thank you po. Okay. Andito po kay, ano, kay Boss Toyo, no?
na ano ko yung passport ng grandfather ko tsaka yung ID niya noon during wartime, no? At okay naman po ang naging presyo ni ano ni Boss Toyo na 25,000, no? Maligaya na kami ng ano ng anak ko. No? Maraming salamat po Boss Toyo at saka sa kanya pong butihing asawa. Salamat po.